Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Brother Roy Azarcon at tara nang muli sa Landas ng Pag-asa. Ang pagbasa natin sa araw na ito ay galing sa chapter 12 ng libro ni San Marcos. Ito ay tungkol sa pagbabayad ng buwis. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pagbibigay ng tama. Sabi sa Ebanghelyo, pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa mga Pariseo at mga kakampi ni Herodes upang siluin siya sa kanyang mga sinasabi. Lumapit sila sa kanya at sinabi, Guro, alam namin tapat ka at wala kang kinikilingan. Hindi ka tumitingin sa panlabas na anyo ng tao at itinuturo mo ang daan ng Diyos batay sa katotohanan. Tama bang magbayad ng buwis sa emperador o hindi? Dapat ba kaming magbayad o hindi? Dahil batid ni Jesus ang kanilang pagkukunwari ay sinabi niya sa kanila, Bakit ninyo ako sinusubukan? Abutan ninyo ako ng isang salaping pilak at titignan ko. Inabutan nga nila si Jesus ng salaping pilak. Tinignan niya, kaninong larawan at pangalan ang naririto? Tanong ni Jesus. Sa emperador, sagot nila. Sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa emperador ang sa emperador at sa Diyos ang sa Diyos. At sila'y namangha sa kanya. Kaibigan kapatid, lahat tayo ay may kanya-kanyang mga ginagawa, mga kanya-kanyang mga ginagampanan. Ang iba sa atin ay tatay, anak, nanay, lolo o lola, estudyante, empleyado, kaibigan, negosyante, kristyano at kung ano-ano pa. Paano natin maibibigay ng tama para sa bawat papel natin o role sa buhay? Hayaan niyo magbigay ako ng tatlong tips muli, mga kaibigan, mga kapatid. Una, ipagdasal natin ang mga role o papel sa ating buhay. Tanungin natin si Lord kung ito nga ba ang gusto niyang pinapagawa sa atin. Siyempre, kung magulang ka, o empleyado ka, o estudyante ka, alam mo nang kailangan mong gampanan at bigyan ng tamang panahon at effort ang mga bagay-bagay na yan. Kasi nasa sayo na yan eh. Kaya lang, baka may iba ka pang ginagawa o role o papel na kailangan mong pag-isipan at pagdasalan. Na ipagdasal mo na nga ba yan? Alam nyo ho, kapag tama ang ginagampanan yung role, may blessing si Lord dyan. Ang tawag sa amin dyan ay bunga o fruit of the Spirit ang ginagawa mo. Kung wala namang bunga o kabutihan yan, ito nangin mo si Lord kung kailangan bang ipagpatuloy mo ang papel o role na yan sa buhay. So ipagdasal natin ang ating mga role. Pangalawa, alamin ang mga gawain sa bawat papel o role sa buhay. Sabi ni Stephen Covey, isang tanyag na author ng 7 Habits of Highly Effective People, hanggang 3 papel o role lang ang pwedeng pagsabay-sabayin. Tapos hanggang 7 to 9 lamang sana ang lahat-lahat ng papel o role ng isang tao. Tulad ng sa isang simbahan o prayer meeting, pwede kang server or servant, brother or sister, o magulang sa mga anak mo. 3 rules na pagsabay-sabay, pwede yan. Sa trabaho, ganun din. Pwede kang maging isang boss, isang empleyado na nagtatrabaho, isang kaibigan sa mga kasama mo sa trabaho. 3 rule, sabay-sabay. Kung estudyante ka, isa kang mag-aaral, isa kang kaibigan, isa kang class officer, pwede rin pagsabay-sabay yan. Ngunit hanggang 3 rules lang sana. Kapag medyo marami, baka hindi mo na magampanan ng tama ang dapat mong ginagawa. Kaya kailangan nating bigyan ng tamang panahon ang ating mga ginagampanan. Pangatlong tip, mag-schedule at planuhin ang mga gawain ng bawat papel o role sa buhay. Mag-schedule at planuhin ang mga gawain ng bawat papel o role sa buhay. Dapat importante, ngunit hindi apurahan ang ginagawa natin. O sa English, important but not urgent. Para maging effective o mabigay natin ang tamang oras at effort. Kung importante at apurahan na ating ginagawa lagi, urgent and important, stressful ang buhay natin. Walang pahinga. Para kang nasa emergency room ng isang ospital. Para maging effective at magbigay ng tama, importante pero hindi apurahan. Important but not urgent ang dapat nating ginagawa. Mga kaibigan, mga kapatid, ang ating ebanghelyo ay tungkol sa pagbibigay ng tama. Ibigay sa Diyos ang sa Diyos, ibigay sa emperador ang sa emperador.
kung gusto nating ibigay ang tama sa ating mga papel o role sa buhay, una, ipagdasal natin ang ating mga role o papel sa buhay. Pangalawa, alamin ang mga gawain sa bawat papel o role sa buhay. Pangatlo, mag-schedule at panuhin ang mga gawain ng bawat papel o role sa buhay. Kaibigan, kapatid, ayaw ng Diyos na tayo maging stressful. Gusto niya tayo maging maligaya, ngunit maging epektibo pa rin na Kristiyano at isang mabuting mga tao. Ang mga Hudyo ay binigyan ni Jesus na magbigay sa Diyos ang nauukol sa Diyos at sa emperador ang nauukol sa emperador. Kaya din nating magbigay ng tama sa bawat papel natin sa buhay kung ito ay ating ipagdadasal, hindi pinagsasabay-sabay lahat-lahat ng ating mga gawain, at pinaplano ng maayos at wasto ang ating mga gawain. Gusto mo bang magbigay ng tama? Gawin natin ang mga bagay na ito. Kung ikaw ay na-bless ng video na ito, pakilike naman po ang page at pakishare ang video sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Muli, ako si Brother Roy na nagsasabi sa inyong pagpalain tayo nawa ng ating Amang punong-puno ng grasya at pagmamahal.